partner ng mga lending institutions mm-hmm. at sa mga government financial institutions ay nagbigay po, marami po sa kanila hindi lang 30 days ang ibigay ng moratorium. Okay. Tinabaan pa po ito. Kagaya po ng aming mismo na DepEd Provident Fund. Okay. Kami po ay magbibigay ng 3 months na extension at ito po ay slightly. Ibig sabihin hanggat nasa isip ng period tayo, ay umaandar din po yung 3 months namin na hindi maliniyer para po makagaan sa mga pangangailangan ng ating mga empleyado. So kung ano man kung may utang dyan, hindi na muna nila alalahanin ito? Opo. Ibig sabihin din po nito kasi marami mo ang na-confuse at naguguluhan, ano? Ibig sabihin po nito namin si Similin, huwag mo kayong mag-alala, ay iuurong din po natin yung terms ng loan. Uh-oh. Kung halimbawa po ay doon na ito ng example lamang ng June, mm-hmm. kailangan ay halimbawa lang kung matatapos sa kayo ng June, i-extend lang po natin ng another month kung July po gusto matatapos. At yung pong GSIS, pag-ibig at DepEd Provident Fund ay nagbigay ng 3 months na moratorium. So, additional 3 months po na inutustong at huwag niyo pong alalahanin din yung magpapasok-pasok niyo pa na rin after na ECQ o nag-ECQ dahil aayusin po natin ito sa programa natin. Ayun, para magkakaroon restructuring, kumbaga, USEC. Tama po, Ma'am Wayne, at yung restructuring nito ay hindi na mangangailangan ng additional application. Hindi na rin po magpuproseso kasi nakausap na po natin ang ating mga private lending institution at ang GSIS at ang pag-ibig. Ito po ay magiging internal arrangement na po sa ating programa. At tulong natin sa mga empleyado kasi ang gusto nga natin, iba-iba po tayo ng role ngayon sa bayanihan na ito. Iba po ay may mga